Sorry sir, nasaktan ko yata yung misis niya. Hindi nasasaktan yun. Sanay yun. Umaarte lang yun. Part of the act yun. Bueno, Cal. Adios. Pero pwede ba? Sa susunod, ako lang pipili ng concept. Paano naman ang pantasya mo? Si pangit! Nasaktan ka ba? Nag-enjoy ka ba? Tinatanong kita kung nag-enjoy ka? Oo. Pederol! Ako tinatablan ng program to. Puntahan natin si Yusuf ito bukas gusto mo para matuloy na rin ang therapy mo. Thank you, Doc. Bell, pwede na ba kong pumasok? If you don't mind. Sorry, sorry. Please go ahead. Cal, the tests aren't that good. Your addiction to painkillers and other unprescribed drugs is wreaking havoc on your nervous system. Hindi ka na nga makalakad. Gusto pang madamay ang higher brain functions mo. Hindi ko na nga matiis ang sakit. Pagkatapos sila pa akong matulog, ngayon tatawagin mo pa akong addict. Look, Michael Jackson was an addict too. To painkillers, kadaya mo. But he got out of it. Pero hindi naman siya paraplegic katulad ko. Only your legs will come out. Masmet, hindi na namin siya paraplegic. You can still live a decent sex life. But if you keep on taking these painkillers, you might lose all chance of recovery. Hey, how much drugs you've got inside? All of these things come into play. But the top is not 6 months in the middle. Let me see the door. By the way, you know what I'm going to I can't promise that you'll ever walk again. But one thing is sure, there is no medical reason for your impotence. Gaano katagal kayo mawawala? At least 2 months. We only live once, Gail, and not everyone is content to marry their childhood sweetheart like you. Kung magsalita ka, parang perfect yung marriage ko. Kailan kayo huli nag-do? Bago yung aksidente. Almost 2 years. Eh, ba't di ka nabuntis? Ba't naman ikaw hindi pa rin nabubuntis? Look, I'm not married to Carl Montero. Ate, hindi mo kilala si Cal, eh. I'm not saying that he's a bad man. Pero, after the accident, parang unti-unti na siyang naging weird. Ate, Cal Montero is a very sick man. Of course I know Cal is sick. No, he's sick. Dito, hindi ko na kaya, ate. Are you okay? Natatakot ako, ate. Don't worry. If you need me, tawag ka lang. I'll come running. Ani Sugay? Come in, please. Excuse
Excuse me po, sir. Si Miss Annie Sugay po. Sir, ako po yung physical therapist na nirequesto kay Dr. Yuseko. Are you ready to fly? Yes, sir. Ah, yes. Ikaw nung mawak ng mga tickets para sabay-sabay ng check-in. Okay. Naalala ko, pero pareho pa rin ang lahat. Babaeng kasama ni Mr. Montero. Good morning, guys. Yung isa, ayun o. Yung maganda rin. Asawa rin siguro. Good morning, ma'am. Ako po si Puring. Good morning. Ah, ikaw pala si Manong Puring. Good morning. Good morning. Tira ulo niyo lahat. Malamang nurse yan. O doktora ba? Eh, di ba na-aksidente yan sa motorsiklo? Kaya naging paralitiko. Paralitiko? Oo. Good morning, senyorito. Ngayon lang tayo nakita. Ipagal na panahon. Ito na ang coffee. Ang kusina lang po ang sa akin dito, senyorito. Kuling siya alponso na saan? Nasa Bacolod ho. Kasi sinakbo yung accountant. Tinatake ng ulcer. Bakit ang dami kong nakitang may dalang mahabang armas? Ah, mga ronda yun. O nga pala, Kuling. Ba't ang daming ronda sa paligid ng asyenda? Pinadagdagan po ni Alfonso nung isang buwan. Ninakawan tayo ng bigas, diba, ng tagalabas? Pagawa na lang yung uniform ng lahat ng namamasukan dito, pati na ikaw. Sir, nagpagawa na po ako. Hindi lang umabot sa pagdating ninyo. Sa makalawa ho, meron na kaming lahat. Manong Puring, pag-usapan natin mamaya. Ayon kay Dr. Yuseko, ang mga painkillers at iba pang bawal na gamot na iniinom nyo ay nakakasama sa pag-control sa utak nyo, sa muscles at motor system nyo. Sa madaling salita, kung ayon yung tuloy nang mawala, ang control nyo sa inyong katawan, kailangan itigil yun ang pag-inom ng mga bawal na gamot. So, hindi bawal yung mga ini-injection tsaka sinisingot? Basta't bawal na gamot, bawal. Paano kung hindi ko matitis ang sakit? Matitis na yan. At ang sakit na nararamdaman nyo ay isang mabuting signos. Dahil sinasabi nito sa atin na nakakaramdam pa ang nerves nyo. Hindi kayo completely paralyzed. Gawin mo mga utos ni Annie. Happy a baby. Saan ka pupunta? I want to explore the agenda some more. Gusto kong makita ang buong kaharian mo. Sama ka. Para meron akong tour guide. Sa iba araw na lang. Tatapos ko na itong therapy ko. Ah.
Meron pa ba kayong instructions? Meron pa po. Alam niyo naman na kasama sa trabaho ko ang kilalanin ng lahat ng aspeto at kasuluk-sulukan ng inyong katawan, Mr. Montero. Kahit ay mga bahaging hindi sinisikat ng araw. Lahat po. Para po sa ikabubuti niyo yan. Kaya huwag na kayong mahihiya sa akin. Wala akong hiya. Mabuti naman. Okay lang yung sunog dito. Walang problema. Kontrolado na namin. Gail, ano na naman yan? Mula nang dumating tayo rito. Kung ano nung pumapasok sa ulo mo. Eh, ano naman masama kung gusto kong magtrabaho? Eh, hindi mo na nga kailangan magtrabaho. Sapat pa naman ang kinikita ko, di ba? Isa pa. Ano naman gagawin mo? Meron ka bang hidden talent sa business? May talent din naman ako. Marunong akong mag-organize ng mga kalat. May alam din ako sa interior decorating. Di ba? Alam mo naman yun? Gail. Wag na. Nabuboy na kasi ako ng ganito eh. Housewife. So, you're bored being my wife, is that it? Bakit hindi pa ako diretso eh? Hindi mo naman ako naiintindihan eh. I want to be more productive. Maraming oras sa araw na wala akong ginagawa. Well, active ka naman sa fundraising para sa mga foundation mo, hindi ba? Carl, I want to do something for me. For a change. Tama na. We'll talk about this when we get to Manila. Tumayimik ka muna. Kailangan ako mag-concentrate. Kalimantan, kago ka, hindi natin kami ligaw na to. Sigang! Ikaw bang anak niyang paringat niya, Fred? Ako nga po. Maganda umaga po. Sa turpo ang pangalan ko. Alam ko. Laya ka na pala. Amnesty ho. Alalaya ako lang nung Pasko. Galing siya sa kulungan? Dating NPA. Tinuman sa encounter kaya na huli. Anak na katuwala namin. At nangabot ng tingin ay pag-aari namin. Talaga, ang laki-laki pala ng lupain nyo dito. Wala pa nga itong mga kalsada dito eh. At siya nung kabataan namin, naiikot namin. Nakasakay lang kami sa kalabaw. Oh, maganda. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Duma na yan. Sorry ha. Nabasag na nga eh, dinikit ko lang. Nakawala yata yung aso ninyo, senyorita. Oo, akala ko kasi pumunta rito.
Salamat. Salamat. Wala akong anuman. Sige, ituloy mo. Ani? Marunong ka bang magtungit? Excuse me. Hindi ko alam nandito ka pala. Naiwanan ko yata dito yung binabasa ko. Sandali. Salamat. Tsaka... Ito pala, naiwan mo. Kubo mo pala to. Hindi, hindi sa akin to. Sa mga magulang ko to. Patay na sila. Salamat ulit, ha. Sorry, ha. Basta na lang ako pumasok dito nung una. Ang totoo nga ho niyan, senyorita. Sa inyo ho itong bahay na to. Lahat naman ho ng bahay dito sa inyo. Mga kasama lang ho kami dito, senyorita. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Saturnino Fuentes Pina. Satur ho ang tawag nila sa akin. Kung pauwi na ho kayo, ihatid ko na ho kayo sa Casa Grande. Tawag na. Salamat. Excuse me. Diba scout massage muna? Sister talaga, oh. Okay.
iyo. Ano ba? Ani, hindi. Ani, buhat. Ani. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Cal, kaya mo. Ikaw ang lalaki. Maghapon. Namasyal. Nagpahangin. Sa bukid. Ikaw? Gaya ng dati. Nagpamasahe. Bakit? Kal, masakit. Kal, masakit! Kal, masakit! Heto na naman ako. Kahit na anong gawin ko. Kahit na gusto kong lumayo. Dito pa rin ang bagsak ko. Sabi ko sa sarili ko. Kung ano man ang pantasya ko. Hindi pwede ito. Hindi ko alam kung saan mauwi ito. Masyado ka maraming dada, senyorita. Ang lawak pala ng sakop nitong asyenda. Kaya nga asyenda eh. Araw-araw na yata ang pasyal mo. Wala naman kasi kung magawa dito sa bahay. Tsaka, ang daming magandang lugar dito sa paligid. Marami pa akong hindi napupuntahan. Mas masaya noon. Nung mas mataas pang asukal. Nung buhay ko si Papa at si Mama. Si Papa kapag nagsawa sa tubo. Bigla maging paki. Kinabukasan papunta na kami sa Paris o sa Barcelona. Ginagawa lang namin kaya po ang Europa.
minsan pa ang papa. Tatlong araw pa lang kami sa Espanya. Bigla nag-alala tungkol sa kabyawan ng asukal. Walang isip-isip. Balik kami agad-agad dito. Ikaw, wala ka bang balak na tumira tayo dito? Pagaling mo. Ano ka mo? Pagaling ko? Luka-luka ka ba? Hindi na ako gagaling. Ganito na ako habang buhay. Masyado ka naman nagiging pessimistic eh. Kaya ka nga nagpapa-therapy, di ba? Bakit? Hindi mo kayang tiisin na ganito na ako habang buhay? Kung gusto mo akong hiwalayan, sabihin mo lang, hindi kita pipigilan! Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Pero ganyan ang toro ng salita mo. Ang sabi ko nga, baka gusto mo tayong dalawa. Tayong dalawa tumira dito. Hindi ko sinabing ikaw lang mag-isa. Oo nga, narinig kita. Pero pakirandang ko sa tono mo, parang napipilita ka lang. Kung kaya ka lang nandito ay dahil naawa ka sa akin, ay pwede ka nang umalis. Anytime. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sino nagsabi sumay ka dyan, ha? Hoy, bulag! Ako lang pwede gumamit ito, ha? Pwede din mo! Carl? 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 Okay. Kaya mo yun. Nandito ako. It's okay. Kaya mo yun. Good evening po, ma'am. Kumusta na kayo ng asawa ko, Annie? Ha? Huh? Ang therapy niyo? Kumusta na, sabi ko? Oh. Mabilis ang recovery niya. Hindi na siya gaano naghahanap ng pills. Yan kasi ang stage yung sumusuko talaga yung iba eh. Masakit kasi sa katawan ng withdrawal na kung tawagin. Pero si Cal, si Mr. Montero, matindi itong asawa ninyo. Sa palagay ko, bago lumipas ang isang buwan, okay na siya. Mahusay kasi ang nurse. Hindi ho, ang pasyente ho nagpapagaling sa sarili niya. Ginaguide lang ho namin mga therapist. Pero sigurado ako, kung hindi ikaw ang therapist niya, hindi siya siguro gaganaang mag-recover. Importante lang ho talaga sa pasyente at sa therapist na magkasundo sa ganyang klase ng mga trauma. Annie, pareho tayong babae. Huwag na tayong magkunwari na hindi natin alam kung napapansin tayo ng isang lalaki. Nakikita ko naman kung paano ka pinagmamasdan ni Cal. Hindi ako bulag. Kahit balot ka ng damit, hinuhubaran ka ng mata niya. Pero Mrs. Montero, huwag ka naman deny. Wala namang kaso sa akin yun eh. Hindi ho totoo na takot. Baka akala mo, makikipagkalmutan ako sa'yo. Hindi ako ganun, Annie. Alam ko, maraming naiingit sa amin ni Cal dahil natural lang kaingitan ng isang bagay na hindi naiintindihan. Kung alam lang nila, naku, kung alam mo lang, may mga bagay na nagaganap sa kama naming mag-asawa na hindi paniniwalaan ng publiko. Parang si Prince Charles at si Lady Diana, noong ikinasal, akala ng lahat, fairy tale. And they lived happily ever after. Daw. Pero hindi ganyan ang tunay na buhay. Hindi ko balak agawin ang asawa niyo. Kung hindi ikaw, ibang babae din ang gagawa. Gaya ng kasabihan, maraming isda sa dagat. Bakit? Mahal niyo pa ba si Mr. Montero? Oo. Bakit? Mukha bang hindi? Mahal ko yan. Pero tanggap ko na rin na hindi sapat ang pagmamahal ko para sa kanya. At dahil okay naman ang buhay ko, hindi na ako naghahanap ng karagdagang kaligayahan. Kontento na ako sa biyayang natatanggap ko.
Marami-rami rin naman. Annie! I need you up here! Now! Annie! Annie! Akin na yan. Nelson, gusto mo pong kumita ng 500 pesos? 500? Anong kailangan kong gawin? Sundan mo lang si Mrs. Montero sa tuwing mamamasyal siya sa labas. Bakit? Huwag ka na magtanong. Paano kung mauli ako? Wala ka namang ginagawang masama, hindi ba? Basta di kukwento mo lang sa akin. Kung saan siya napupunta. Kung sino kinakausap niya. Malinaw? Opo. May bonus ka sa akin. Kapag may natuklasan kang kasindak-sindak. Eh, paano ko malalaman kung yun nga yung gusto mong malaman? Basta, may gagawin niya na di dapat kinagawa ng isang disenteng babae. Nakakaintindihan ba tayo? Opo. Humihingal ka? Nakakapagod eh. Ang layo kasi nung nilakad ko. Ikaw, how was your day? Mukhang masaya ka. As a matter of fact, maganda. Palakasan ang nararamdaman ko. Lalo na rito below the waist.
Tinatawag ka ni Mr. Montero. Doon! Lagot ka! Dalihan mo! At wala ka sa ronda mo. Ngayon ho, piloso po ka eh. Hindi ngayon. Kanina. Dumaan ako sa checkpoint, wala ka. Hindi naman ho ngayon ang duty ko, sir eh. Mamayang gabi pa ang karelyebo ko. Ba't hindi alam ni Alfonso? Alam na ho na ang karelyebo ko, may usapan na ho kami. Ano? Ikaw na magdidesisyon? Kung mag-duty ka o hindi? Tagaling kaya kita sa ronda? Di wala ka ng trabaho? Huwag naman ho sana. Di babalik ka na ng bundok? Wala ka nang kakainin. Wala ka nang libreng bahay na titirahan. Hindi na po mauulit. Humihingi po ako ng dispensa. At talaga hindi na mauulit! Luwais ka na. Umalis ka na at baka hindi ako makapigil at mapatay pa kita. Ikaw kasi. Saan ka galing? Namasyal. Bakit? Masama na bang mamasyal ngayon? Tinatanong lang kita. Sige o, sir. Ay! Congratulations. Teka, sobra-sobra na po ito, ah. Huwag mo na akong pakikilaman muli. Oo ba? Basta kiss muna. Gago ka. Na wala tayong alam. Nakikipaglampungan si lalaki sa nurse niya habang namang to si babae nandun sa bukid sa to. Buhay nila yon, wala tayong paki. Anong wala tayong paki? Hindi pwedeng wala tayong paki alam doon. Ang ganyang buhay malat. Lahat tayong malilintikan niyan, makikita niyo. At ito naman anak na sa to na to. Akala niya mapakagaling na niya komot, nakakatikim siya ng primera class. Ano siya, tanga? Ngayon tanga. Bukas, bangkay na. Mapapatay yung si Sator pag minalas-malas siya. Mapapatay tayong lahat, kamo. Dahil sa kanya. Gail. Tumawag ang sister mo. Darating galing Maynila. First flight bukas. Si Hilda. Thanks. Sandali. May pupuntahan pa ako. Yeah. Hindi pa ako nakikita magaling. Kaya huwag mo akong susubukan. Narinig ko na yung kay Erap. Tulungan ako. Ngayon ka lang humingi ng tulong sa akin.
paano kita tatanggihan? Gail, dalawa lang itatanong ko sa'yo. Una, totoo ba yung narinig ko tungkol sa'yo at yung tauhan ni Cal? Totoo. Pangalawa. Pangalawa, sigurado ka ba sa gusto mong paggawa sa akin? Doon ka magiging maligaya? Oo, ate. Okay. As long as you're sure. Paano ba nalaman ng mga taga rito yung tungkol sa inyo na yung... Sa tour. Sa tour? Wow. Sa tour. Talaga naman all the way ka rin, ano? May nagsabi kay Cal, isang binatilyo. Pangarap yatang maging espiya. Kilala mo ba tong binatilyong to? Oo. Si Nelson. Gagamitin natin siya sa plano ko. Ito ang kailangan ko sa'yo, ate. Ibigay mo kay Satur ito. Kwardyahan mo ng buhay mo, ha? Tatakas umamaya ang asawa ninyo kasama si Satur. Yung kwardya, sa may checkpoint loob po sila magkikita. Salamat po. Pinapasabi nung kapatid niya, hintayin ka daw ni Senorita Gil sa may checkpoint ko. Dalhin mo na lahat ng gamit na kailangan mo. Sa mga nangyayari. Hindi ka sasama? Ikaw na rin ang may sabi. Huwag na natin pag-usapan yung mga imposibleng mangyari. Sina? May sariling buhay ka rin naman.
Gawin sana na huwag na tayo magising sa ating panaginip. Pero hindi pwede. Lahat ng panaginip ay may katapusan. Mabuti na magising tayo na maaga. Celebrity Taipan Calixto Montero at the arraignment today pleaded not guilty to charges of manslaughter arising from the shooting death of a young farmhand tenant at the Montero's Hacienda in Negros Occidental. Montero, who only 16 months ago survived a near-fatal motorcycle crash in the Montero's motocross track in Marabaras.